ikaw, bilangin mo yan, girl. Ayoko. Who is she? She is Crispy. Hi, Shizos! Okay, first ever again, katulad ni Mom, to guest on my YouTube channel is my sister! Hi, Shizos! Kate Bernal, my ate, okay, mas matanda siya kaysa sa akin. Siya yung may kambal na si Catherine na nasa States. So, siya yung nasa Manila, si Kate. Baka makonfuse kayo, kasi kambal sila. Magkamukha talaga sila, okay? Kasi nga kambal. Anyway, one of the most highly requested vlogs is Bag Collection. Super tagal na nilang gustong gawin ko to. Pero dahil wala tayong time, at marami tayong time ngayong ECQ, so nakapag-organize kami, naayos namin yung bags namin, and ito na nga, isha-share na namin sa inyo our Bag Collection Part 1. May part 2 pa dun sa isang storage namin. It's just that hindi na kasi kasya lahat dito. And mahaba rin. Baka abutin tayo ng 24 hours. So, better na ito muna. Part 1 muna tayo, ha, Shizos. So, of course, may mga questions kayo. Kasi tinanong ko kayo sa Instagram. First, bag collection story. Yung bag collection namin actually started when I was in high school. Pero siya medyo elementary pa siya noon. Tapos biglang dumami na lang when she went to college na. Yes, so, nagko-collect kami ng bags since 2004. Hindi pa ako artista na. Hindi ako artista. Artista ako. 2007 ako sumali ng Starstruck. So, talagang mahilig na kami sa bags ever since. Doon na dumami. Doon na dumami hanggang may ganung addiction na yun. Do we collect limited edition bags? Yes, yes. At first, mahilig kami sa limited collection kasi ayaw namin yung may kaparehas kami. We want to be unique. Yeah, alam nyo, yung mga first purchases namin, Louis Vuitton, Prada, puro mga limited edition. Like yung mga ang hirap bilhin, ang hirap hanapin. Ewan namin, pero talagang nahook kami sa mga limited edition na items ng mga first years na nagko-collect kami ng bag. So, ibang klase. Ibang klase. What are the brands of our bags? We have Hermes, Louis Vuitton, Chanel, Longchamp, Dior, YSL, we have Celine, Gucci, Burberry, Balenciaga, Jacquemus. Hindi pwede siya na maging store. Balenciaga. Or one, okay. Hindi kasi talaga ganun lang talaga mahilig kami sa bag. So, parang, we're not really brand specific. Oo. Pero kung ano yung magandang nilabas ng luxury or designer, yun yung bibili namin. Top 3 favorite brands. Ay, top 3 favorite brands. Go muna. Ang hirap. Hirap naman. Sino Chanel ka first? Oh, actually, first ko Chanel. Second ko is Louis Vuitton. And third, Dior. Oh, ayaw mo. Ako first ko Hermes. Oh, syempre naman. Syempre, second, Louis Vuitton. Third, kasi talaga ako fan ng Chanel. Pero, sige, Chanel na lang. Chanel. Pero top 2 ko talaga is Hermes and Louis Vuitton. Top 3! Favorite bags. Ay, Shaz, ang hirap naman. Medyo mahirap to see. Okay, Metis. Dior. Pero mahilig kasi ako sa small bags. Ako ito, top 3 ko to. Ako, wait na. Yung iba, actually, yung top 3 ko, yung iba nasa kabilang storage. So, ipapakita ko na lang sa inyo sa part 2, yung ibang favorite bags ko. Pero sa ngayon, ito, ay! So, ito yung top 3 favorite bags ko ngayon. Kahit hindi ako naman sa bahay. Ito yung top 3. So, this Chanel bag, Dior, and Metis. Ako, ang top 3 ko, actually, first, itong Booktool? Dior Booktool. Yeah. Kasi laki niya. As in, tapon-tapon lang ako ng mga gamit ko without even organizing it. Sobrang convenient for me. And then, next is this Celine Nano. Ay, gusto ko din yan. Ang hirap marami ng color na ko, especially yung black. Pero since I have a lot of black bags, pinili namin yung haul na color. Mahilig siya sa black bags. Hindi ako mahilig sa black bags. Gusto ko magulay. And my third favorite is this Chanel Coco Handle. Kasi, wala lang, ang cute lang niya. It looks like a classic club. Yes. Merong handle. Kasi it's easy eh. You can just yeah, put it siya, on your arm and the shoulder. Very versatile. Yeah. What's our first bag? Our first bag? Ito yung kasalanan lahat kung bakit yung this one. Our collection actually started with this bag. First purchase namin to sa duty-free Philippines.
it was on sale. Parang naging 45,000 na lang from 80,000. Pagka-purchase namin ito, sobrang na-addict namin ito. Yeah, ito talaga very, very first purchase. I remember na nirorotate pa namin yung use nito. Like, kunyari, Monday ako, Tuesday, yung sister ko. True! That Wednesday. So, ito lang yung bag namin dati. And then ito din, one of our first bags. Ah, this one, oo. So, ito, nabili ko to sa wife ni Sir Benji Paras. So, binili ko sa kanya yan, sa wife niya. Tapos, maganda talaga, since matagal siya, tingnan nyo, ang ganda talaga ng Chanel. Kasi, ang tagal na ng bag na to, pero yung leather niya, it still looks new. Kaya, hard to let go din sa kanyang bag. Most memorable or has sentimental value? Ah, sentimental value. Okay, ay ito. Munti ko na lang iwan sa CR. Okay, naiwan ko siya sa CR. Tapos, after ilang oras ko pa siya nabalikan, tapos nawala na. Pero, na-track ko siya, tapos binalik sa akin after, how many days ba yun? After a day. Nalaman niya ata kasi nasa akin. Tapos, andun yung credit cards ko and such. So, binalik niya sa atin, in fairness sa kanya, binalik niya sa GMA. So, thank you. Buti na lang. Kalimutan na natin yun. Oh, no! Oh my gosh! Ako naman, yung sentimental bag naman, ito. Because, ang hirap hanapin itong bag na to. Hinanap talaga namin to sa online, tapos sa Paris, and sa US. Prada Ferry. Buti na lang merong nagbenta sa amin ng collection niya. So, nakuha namin sa kanya to. Sobrang tagal na nito. 2005? This is hand-painted kasi, kaya mahirap siya hanapin. And it was the most sought bag. Oo. Binili namin. Sana na yun. Kaya it's hard to let go then of this bag. Mm-hmm. Kasi, talaga siya. Hand-painted and then really hard to get. Next question. Most used bag or the most user-friendly bag? Most used bag. Okay, ito sa akin. Ito sa akin. Kasi mahilig ako sa mini bags. Like, minsan napapaisip ako, ang mahal-mahal ng isang bag, tapos ang liit-liit. Pero bagay kasi sa akin yung mga petite bags. So, itong bag na to can carry my phones, my wallet, makeup. So, this is my favorite by far. This one naman is my favorite. Kasi, mommy bag to. As in, like, you can put anything on it inside. Tapos, obvious lang, ganyan na lang. Bukas na lang, huha, tapos bayad, gano'n. Pero syempre, ang downside lang nito is madali kang manakawan. So, you have to wear it na nakaganyan. Talaga nakahawa well, sa... Ay, favorite ko rin naman yung mga ganyan. Kapag may mga taping sa ko, ganyan yung bag na ginagamit ko. Latest purchase. I think, itong booktone. Booktone. Ay, oops! itong booktone. Hulog po yung phone niya, pero wala lang sa kanya. Mas importante daw yung bago. Oo, pwede yung bago hindi nahulog. Latest purchase. I guess yan sa'yo, pero may latest purchase. Latest kasi purchase ako kasi po. Itong dalawang Jackie Moose bag. No, walang kwenta, no? Ay, pwede ko na. Super ko gagamitin yan. Oo, oh, walang malagay eh. Not mommy friendly. Parang susilaw. Wala lang. Hirap maganap niya na. Pang picture, walang yan. Pag-effort yan. Hindi ko kaya gamitin. What's the bag you regret buying? I regret buying? Wala naman. Pero... Wala kasi ako, feel ko pinag-iisipan ko yung bags. Mm-hmm. Or kung ayaw ko naman yung bag, kasi binibenta naman na. Oo. Oh, parang so far, wala pa naman. Yun nga, as she said, yung mga bags na hindi namin, yung mga impulsive buys namin, na hindi namin masyado pinag-iisipan. Yeah. Yun, binibenta na namin. Binibenta na namin. Which bag or brand is worth to invest on? Which bag? For me, yung mga Chanel. Kasi yung mga Chanel, kahit muna walang nabili dati, ngayon nagmahal na siya. So, sometimes when you sell a Chanel bag, sell mo before, you can still sell it at the price you got it for. Yeah, actually, ewan ko. Especially if the condition's still pristine, mababawi mo pa rin yung pera mo with a Chanel bag. And worth to invest on, actually, kasi top favorite ko talaga is Hermes. So,
Before, parang na meron akong 4 to 8 na Birkins, pero na-realize ko, hindi nga siya worth it as an investment. Worth it siya, pero parang you can buy so much bags pa with one bag. Alam mo yun? Like, you can buy 3 Chanels in one Hermes Birkin. So, nagbago yung isip ko sa Birkin, kaya ang favorite ko na ngayon is Louis Vuitton. Yung siguro for me ngayon yung worth to invest on when it comes to bags. Kasi may time na na-addict ako sa Hermes, diba? Like, lahat ng bags ko puro Hermes na lang. Ganon. Pero na-realize ko, ay, ang dami kong pwedeng mabili in one Hermes bag. So, I just keep na lang the Hermes bags na classic, yung colors. Yung mga colors yung binibili niya, mga loud eh. Mahirap. Talagang walang masyadong may gusto eh. Mahirap pa i-vent. Oh, yung mga Hermes, actually, Hermes is an investment piece, especially if pristine siya. And yung color is neutral. For me, yeah. Yun yung napapansin ko na merong mas malaki yung value. So ngayon, pag bumibili na ako ng Hermes, gusto ko yung classic color. Oh. Which bag do you always get compliments on? Parang lagi yun. Kung akin. Pero sige, pipili ako dito. Compliments ay? Hindi ko maraming nangyari. Ah, ganun ba? Hindi, ito kasi minsan dinadala ko sa tapings ko. Yun. So, ito lang yung napapansin nila. Pero sa bag siguro na everyday ko ginagamit. Wala dito, nasa part 2. I-share ko sa inyo yung part 2. Ay, teka lang. Ako nandito. Hello, teka. Teka lang. Sorry, kasi... Pag-go, hanap ko dyan. A few moments later. Yung marami kong nakukuha ang compliment. Ano? Kaya pa ba? Teka lang. A little longer than a few minutes later. Hindi ko na maalala kasi kung ito eh. Kung ito. Kasi this one or... Actually, Redboard! Redboard! Actually, yun din. Marami. Very unique kasi talaga yung shape ng mirror. Ito, marami compliments kung ito. I think because it's also the color of the year. Oh, ano na ito? Ay, may isa pa akong ganyan pero nasa kabilang ba? May ganyan din ako. Dati ito eh. Dati winner to. Ito, maraming compliments din to before. Yeah, actually, pati ito. Celine. Yung Celine, no? Oo. Na to. Ito din, maraming compliments. How do you spot a fake bag? Bag? Ah, madali lang yun kasi kabisado ko na yung mga bag. So, usually, sa color niya, pag malayo pa lang, alam ko na na fake siya. And also, sa pag Louis Vuitton, yung pattern, malalaman mo na kasi kagad kapag fake. Especially sa Speedy at saka Neverfull, na most produced ngayon. May kita mo kasi, like for example, pag sa Speedy, nakatayo yung LV na letter. Pero, dapat sa likod, baliktad na. Parang ganito, baliktad na siya. Unlike fake bags, naka yung LV na nakasulat dito is ganun pa rin sa likod. Nakatayo pa rin. Eh dapat baligtad na like this one. Does it go to all LV na ganito? Ha? Para lahat ng LV ganun? Oo. Ah, depends on the model. Ah, kasi like for this one, no. This one, talagang ano siya, nakatayo talaga siya sa harap pati sa likod. Nakatayo yung LV. Ito din. Mm-hmm, yan din. Ah, okay, the first thing that you should do is research. Like you go to the LV store. Kung gusto mo bumili sa pila, punta mo na kayo sa LV store to check out the real one. And then, para pag nakita niyo yung bibilhin niyo, malalaman niyo kagad kung fake or hindi. And one thing that I need to tell you rin pala, guys, is to check the date code. Merong date code ang LV na sa online, makikita niyo. If it's made in France, ito lang dapat yung starting no serial code na lang sa loob ng bag. Basta may list yun. Bag enthusiast talaga siya. Trust me, ang galing niya mag-spot ng fake. Kasi ako, every time I buy from a reseller, sinisendad ko muna siya lahat ng pics, if it's original or what. Ang bilis niya maka-spot and ang bilis niya masabi if it's fake or original. Like all brands, Hermes, Louis Vuitton, Chanel, Dior, sa print ng ano, sinasabihan niya talaga ako. So siya talaga ang aking, anong tawag doon? Authenticator. I'm not sure. Oh, but shopping ako. Pero siya, madalas binibili niya yung mga bags namin sa stores official stores talaga. Kasi doon, at least sure ako na totoo yung bag. And dahil natin super fake. Yeah. Yun lang, mahirap kasi sometimes I can't travel because of work and ganyan. So, nakaka-bibili ako ng person. We have bags kasi na gusto namin na wala na sa store. Ayun, bibili na lang kami sa reseller. True. Next question. How do you take care of your bags? Ako, lagi ko siya nilalagay sa ano, dust bag. Dati yung like ko nilalagay sa dust bag. Kaso, nag-oxidize yung hardware niya. So, what I do is take them out from the dust bag and then, isa-store ko na lang siya sa closet na may aircon.
Ganun okay lang. Kasi very humid dito sa Philippines eh. So what if hindi, wala silang, hindi naman wala, pero parang, siyempre, same energy. Oh. Same energy. Siyempre. Okay lang ba na hindi air condition? Ako kasi akin hindi air condition. Okay lang ba hindi air condition? As long as for me, dapat nakalabas sa taas pa. So yung bags namin, nag-share talaga kami magkakapatid. Meron din na gusto ko, akin lang, ganun. Tapos ayaw niya. Ayun yung pahiram ng iba, may damot factors kami. Okay, next! Tips for buying an expensive bag. Classic? Yeah, wow. Should be classic siguro. Or versatile yung color. If you're starting a collection, for me, ang bilhin niyo muna is yung mga classic ones. Like for LV, you buy a Speedy bag or bandolier, or you can get a Neverfull. Pag Chanel naman, I suggest you buy a classic lang. Yung medium classic size shoe. Maganda rin na we only choose neutral colors lang for the bags that we will collect. Kasi at least pwedeng bagayan kahit anong color ng damit mo. You can easily match the bag. And siguro yung user-friendly din na you can put, alam mo yun, so much of your stuff. Hindi yung parang magagamit. Guilty ako. Yung malalagay mo lang yung susi ng kutsu. So siguro, ako rin talaga naisip ko din. Pag mahal yung bag, talagang make sure na magagamit mo, na yung style magugustuhan mo until you get old. Oh, tsaka bago kami rin bumili na pag iniisip muna namin, minsan impulsive kami, lalo pag abroad. Kasi kunyari, pumunta kaming outlet or pumunta kami sa boutique, hindi naman na namin minsan binabalikan yung boutique kasi so, wala na. Na bibili na namin kagad. May mga ganun kami. Oh, may mga ganun kami na situation. Kasi nga, yun bibili ka talaga ng expensive bag. So yun lang, tip ko kapag mag-abroad kayo, especially if you're going to Europe, so in the European country, isipin nyo na yung bag na gusto nyong bilhin. Check nyo na sa Louis Vuitton store or sa Gucci store yung gusto nyong bag. Ha, okay, eto na nga. Eto, pinaka, ano din, tinatanong sa akin. Frequently asked question. Huh. How many bags do you have all in all kids? Ikaw, bilangin mo yan, girl. Ayoko. Never ata ako nag-reveal ng specific number. Oo. Siguro let's just keep it. Kasi ano okay. The thing is, three kasi kaming girls. So parang we think lahat naman ng bags na gagamit namin. So parang we think that well, hindi siya nasasayang. Yeah. So hindi na namin siguro nabibilang. Basta gusto namin. Basta pag gusto namin, pwede na namin. Tapos we share na lang. Yeah. So sulit talaga siya. Oo. Yung ilan, huwag din natin sagutin. Kayo na lang magbilang. Anyway, last question. Ito rin, pinaka tinatanong sa akin. What is your most expensive bag? Ako ayoko mag-drop ng price, pero siguro it's the Hermes Birkin. Ah, oo. Oh, Birkin. Kaya nag-let go na rin ako. I used to have mga parang exotic na Birkins. Pero means, nagsisi din ako, ba't ko siya pinenta? Hindi, pero... Oo nga. Depende kasi gusto ko rin mag-iba ng color minsan eh. So, pag nakabenta ako ng... Like, nabenta ko na yung croc from Hermes. Ibang color naman, ganun. So, yun. For me, ito yung most expensive na pinurchase ko. Yeah, siguro sa'yo. Hindi mo ako share dito kasi yung mahal. Ako, it's the Birkin. Yun, nag-let go na talaga ako ng ibang... Hermes bags ko kasi especially those hard to match colors yeah. For me yeah kaya ano ako ngayon eh medyo sad ako kasi okay na lang yung pero yun nga medyo nag-iba na rin yung preference ko when it comes to bags mas gusto ko na yung mga Louis Vuitton, Dior, Celine onti na lang yung Birkins ko pero may gusto pa akong bilhin ng Birkin. Oo, hintayin na lang natin yun. Kasi birthday month ko. So, ang sabi ko, gift ko sa sarili ko is Hermes. O, dead ba siya? Oo, wala kayo, ma'am. Okay, I guess that's it. Nasagot na namin lahat ng questions din na sa Instagram story. So, thank you po sa lahat ng mga nag-send ng questions. So, that's it. This is our bag collection part 1. Part 2, na naman sa next, ako na lang yun kasi busy siya eh. So, thank you for watching! Binalabog pa ako nito ngayon. Oo nga eh, and thank you for your time. Oh, guys, nag-effort siya. Effort ako, gumamit ako ng she. Promotion. So, yun, sana nag-enjoy kayo. See you part 2! See you, she's out.
We'll be right back.